Natatandaan niyo pa ba ang mga sikat na sexy star na ito na tinaguri ang pantasya ng bayan noong dekada 90's? Ating balikan ang mga nagagandahan at nagseseksihang aktres sa showbiz na binansagang pantasya ng bayan noong dekada 90. Marami ang pinahanga ng maganda at sexing actress na si Priscilla Almeda. Bago makilalang isang sexing actress sa showbiz, ay isa muna siyang teen star na nakilala bilang si Abby Viduya. At noong taong 1992 ay naging katambalay niya sa mga pelikula ang mga gwapong aktor na sina Jo Marie Liana, Mark Anthony Fernandez at Eric Fructuoso sa Gopings, The First Adventure. Ngunit matapos nga nito ay sumabak na siya sa pagpapasexy kung saan nga ay nakilala na siya sa kanyang pangalan na Priscilla Almeda. At sa pelikulang sutla ay wala siyang inurungan kung saan nga ay talagang bigay todo sa matinding hubaran. Sa ngayon, masayang naninirahan si Priscilla sa Alberta, Canada kasama ang kanyang pamilya. Siya ay binayayaan ng tatlong magagandang anak na babae. Ilan naman sa kanyang mga naging pelikula ay sa Big sa Halik, 1995, sa Riwa, 1996, Tukso, Layuan Mo Ako, 1996, Sutla, 1999 at Syota ng Bayan noong 2001. Isa rin sa hinahangaan ng marami pagdating sa pagpapasexy ay si Alec Bovi. Matapos isilang ang kanyang anak sa actor-producer na si Carlo Maceda, noong 2007 ay muling bumalik si Alex sa industriya ng showbiz. Sa kanyang pagbabalik ay nagkaroon siya ng maraming teleserye katulad na lamang ng Be Careful With My Heart noong 2012, Nasaan Ka Nang Kailangan Kita noong 2015, FPJs Ang Provinsyano 2016-2017 at Kadenang Ginto noong 2019. Pumida ang aktres na si Ines Veneracion sa mga sexing pelikula tulad ng Sa Paraiso ni Efren 1999 at Alindog ni Barbara 1999. Sa ilang taong lumipas ay nananatili pa rin aktibo sa showbiz at nagkaroon ng proyekto sa GMA at ABS-CBN. Noong 2016 ay napanood siya sa teleseryeng The Greatest Love. Noong 2019 ay naging bahagi siya ng pelikulang Jesusa kung saan nakasama niya ang batikang aktres na si Sylvia Sanchez. Noong October 2019 naman ay nasaksihan ng marami ang talento ni Ines sa pag-awit matapos niyang sumali sa Celebrity Champions edition ng It's Showtime sa Tawag ng Tanghalan segment. Ang napakaganda at nag-uumapaw sa kaseksihan na si Joyce Jimenez ay ang orihinal na binansagan na pantasya ng bayan. At matapos ang matagumpay niyang karera sa showbiz, ngayon nga ay masaya na siyang naninirahan sa California, USA, kasama ang kanyang Phil-Am husband na si Paul Ellie Egbalik. Ang kanilang pagsasama ay bininyaga ng tatlong anak, sina Georgia Ellie, Jason Ellis at Julian Ellison. Maliban sa pagiging full-time mommy at blogger, isa na rin siyang fitness enthusiast. Hanggang sa kasalukuyan ay aktibo pa rin sa showbiz si Rosanna Roses o mas kilala ng lahat bilang Osang. Ilan sa kanyang mga naging pelikula nung walang inurungan sa pagpapasexy ay Patikim ng Pinya 1996, Ligaya ay Tawag Mo Sa Akin 1997, Ang Babae sa Bintana 1998, Kuratsa Ang Babaeng Walang Pahinga 1998 at La Vida Rosa noong 2001. Bago pa man sumabak sa pagpapasexy at maging miyembro ng Viva Hot Babes, ay sumabak muna siya sa pag-arte bilang kontrabida sa teen drama na Anak Karenina. Walang iba kundi si Katya Santos. Nasa ilalim pa rin ng management ng Viva si Katya para gumawa ng mga pelikula. Nakasama naman niya si Liza Soberano at Enrique Hill nang magtungo sa Croatia para sa shooting ng Make It With You. Ito naman ang kanyang mga naging pelikula pagdating sa pagpapasexy, Keka 2003 at Boso noong 2005.
Si Maui ay tulad rin ni Katya na isang teen star bago maging miyembro ng Viva Hotbake, kung saan ay naging bahagi ng TGIS at anak Karenina. Ang mga naging pelikula naman ni Maui sa pagpapaseksi ay Gamitan 2002, Ang Huling Birhen sa Lupa 2003 at Turotot noong 2008. Para sa mga latest news and updates, entertainment and showbiz, subscribe na sa Pinas Updates TV!